Mga idol, magandang araw sa inyo. Dahil nga po sa hindi magandang pangyayari ngayon sa Miami Heat ay pinapabawag na nga po sila ni Charles Barkley. Yan nga ang ating unang pag-uusapan ngayon na sasabayan ko na rin ang balitang hahabol nga po si JJ Redick sa Boston Celtics at ang balitang napikon nga po sa kakampi si Luka Doncic. Pag-uusapan na rin natin ngayon ang balitang tapos na nga daw po ang Los Angeles Lakers kay Kendrick Nunn. Kaya mga idol, tara, simulan na natin yan. Mga idol, bago nga tayo magsimula ngayon, ay shout out muna kay John Mark Miguel at kay Angelo Cruz at sa lahat ng Solid J Zone TV na laging nanonood dyan. Syempre, i-follow nyo muna, bisitahin ang ating Facebook page J Zone TV at mag-subscribe, pindutin ang notification bell sa akin channel para lagi kayong maging updated at laging ma-notify sa mga videos na pinapalabas ko. So mga idol, tara, ipagpatuloy na natin yan. Mga idol, ang video nga pong ito ay hatid sa inyo ng 1xBet kung saan dito nga po ay pwede kayong tumaya sa mga pinakamainit, exciting at pinakainaabangang laban sa NBA gaya na lamang ng Lakers, Milwaukee Bucks at Warriors. Easy lang mag-register, pindutin lang nga po ang link na nasa comment section at huwag kalimutang ilagay ang ating promo code para makakuha kayo up to 7,000 pesos na bonus sa inyong first deposit. Pwede rin nga po niyong gamitin ang inyong GCash account para makapag-deposit at makapag-cash out. Kaya mga idol, tara, mag-register na. Bagamat man nga po mga idol, meron pang pag-asa ang Miami Heat na makapasok sa playoffs ngayong season sa pagiging ikasampu nila sa standings ng Eastern Conference na merong kasalukuyang record na 12 wins, 14 losses, ay marami para naman nga po mga NBA expert ang nagdududa sa kanilang kakayahan katulad na lamang ng dating NBA superstar at ngayon NBA analyst na si Charles Barkley. Ayon nga po sa naging pahayag nito sa media, hindi na nga po siya nai-impress pa sa ipinapakita ng Miami Heat. Hindi rin naman nga sila ganung kagalingan at kalakasan ang kanilang lineup ngayon, kaya kailangan nga po nilang buwagin nga daw ang kanilang kupunan at i-trade na ang halos majority sa kanilang mga players upang sa ganun ay makapagsimula na sila ng kanilang bagong lineup. Sa madaling salita, gusto nga po ni Charles Barkley na mag-rebuild na rin ang Miami Heat ng kanilang team. Gayong kapag hindi nga nila ito ginawa, ay siguradong hindi nga po sila mananalo ng kampeonato. Habang dumiretso naman tayo sa ating pangalawang storya mga idol, sa balitang hahabol pa nga po sana si JJ Redick sa Boston Celtics. Ayon nga po mga idol sa naging pahayag ng dating NBA player na si JJ Redick pagkatapos nga po nang nangyaring problema ng Celtics sa kanilang head coach na si Ime Udoka ay kinausap at inoferan nga po siya ng Celtics ng trabaho para maging bagong assistant coach. Take note mga idol, bagong assistant coach ng kanilang kupunan. Bale, nakibag meeting na nga po siya noon sa kasalukuyang interim coach ng Celtics na si Joe Mazzulla para pag-usapan ang kanilang gagawin. Bagamat man nga po wala pang experience si JJ Redick sa pagiging isang coach, ay meron rin naman itong sapat na kaalaman sa loob ng laro. Kaya sigurado nga po muna malaki sana ang kanyang maitutulong dito. Ngunit sa kasamang palad, hindi rin naman nga po natuloy ang pagiging assistant coach niya sa Boston Celtics ngayong season. Kaya bumalik na lamang nga po siya ngayon bilang isang NBA analyst. Samantala, pumasok naman tayo sa ating pangatlong storya mga idol sa balitang napikon nga po si Luka Doncic sa kanyang makakakampi. Nagkaroon nga sana mga idol ng pagkakataon ang Dallas Mavericks na tambakan ng Milwaukee Bucks sa kanilang huling laban. Ngunit sa isang iglap ay bigla na lamang nga pong lumamya ang kanilang laro sa fourth quarter na siyang dahilan bakit nahabol at napatumba pa sila ng Milwaukee Bucks. Kaya di na nga po naiwasan pa ng kanilang superstar na si Luka Doncic na magalit sa kanyang makakampi. Gayong bukod nga sa kanya ay wala na rin naman nga pong iba pang mga player ang nag-step up dito. Bale, kung gusto nga talaga na makaangat sa standings ng West ay kailangan nga pong maging consistent ang kanyang makakampi. Habang pumunta naman tayo sa ating huling story mga idol dito sa balitang
tapos na nga daw po ang Los Angeles Lakers kay Kendrick Nunn. Sa mga hindi nga po nakakaalam dyan, at para sa kaalaman ng lahat, sa kabuuang 25 games nga po na napaglaruan ng Lakers ngayong season, ni isa man nga po dito ay hindi pa nagkakaroon ng magandang laro ang kanilang guard na si Kendrick Nunn. Bali hanggang ngayon nga ay hindi pa rin naman nag-improve ang kanyang laro na siyang dahilan ng pagkakatanggal nito sa kanilang rotation. Kaya nasasawa na rin naman nga daw sa kanya ang Lakers at hinahanapan na nga po siya ng bagong malilipatang kupunan. So yun lamang mga idol ang ating bagong video. Once again, this is your Jayzone TV.